hirap ang aming dinanas. Bago kami makakuha ng tubig na inumin namin ay magkakaroon pa kami ng mahabang oras. Kapag medyo umulan, madulas yung daan namin papunta sa aming mga tahanan. Isa po ako sa nakaranas ng hirap kung paano ang mga taga-isla ay kumuha ng inuming tubig. At talagang ang lahat ng residente ay halos around 2 o'clock ng umaga kailangan gumising para lang pumunta doon sa area na kung saan ay nandun ang inuming tubig. Yung po ay parehas po kami nag-aigid ng asawa ko kahit malayo po nag-aigid po. At hindi rin po kami sigurado kung malinis po ang tubig na naapektuhan po ang kalusugan ng mga anak namin. Noon po, tuwing umuulan, lagi kaming may sahod na timba dahil dito kami kumukuha ng iniinom na tubig at pinagluluto. Sa amin kasi, sa Mimaropa region, yan ay malaking problema. 31% ng mga mahihirap sa amin ay wala talagang source ng malinis na inuming tubig. Sa pagdating ng water desalination project ng DOST, masasabi ko na sobrang laki ng impact nito sa buhay ng bawat isang mamamayan ng isla sapagkat yung dating gawi na hirap na dinadanas namin ay masasabi namin na talagang napawi. Ito yung isang ang matatawag namin na pagpapala pagdating sa tubig. Siguradong malinis na ang tubig na iniinom ng mga anak ko at hindi na ako nag-aalala sa kalusugan nila. At ngayon ay hindi na rin kami mag-aigib ng tubig sa malayo.